Ginit ng Department of Foreign Affairs na walang kahit sinong cabinet official ang pumayag sa anumang proposal ng China tungkol sa ayungin. Punto pa ng kagawaran, Pangulo lang ang may kapangyarihan na mag-aproba ng mga ganoong kasunduan. Saksi, si JP Soriano. Pagdating sa usapin kaugnay ng West Philippine Sea at South China Sea, tanging ang Pangulo ang pwedeng mag-aproba o mag-otorisa ng anumang kasunduan. Tugon yan ng Foreign Affairs Department. Sa pahayag ng China, sinabi nila na may internal understanding na nabuo nung makipag-meeting sila noong September 2023 sa Special Envoy of the President sa Beijing para pag-usapan ang pag-manage sa Ayungin Shoal. Sabi pa ng China, inaprubahan ito ng liderato ng bansa at nakapagkasapa ng isang resupply mission na naaayon sa understanding. Walang pinangalan ng envoy, pero ang kasalukuyang Special Envoy of the President to China and Special Concerns ay si Philippine Ambassador to United Kingdom, Teddy Boy Luxin. Itinalaga siya noong August 2023. Sumama pa nga si Luxin sa isang resupply mission noong October 4, 2023 sa Ayungin Shoal. Wala pang tugon si Luxin sa mga pinadala naming text message at email. Pero ngayon pa lang sinasabi na ng Department of Foreign Affairs na walang anumang dokumento, record o kasunduan na umiiral gaya ng sinasabi ng China at kaya nitong kumpirmahin na walang cabinet official ang Marcos administration na pumayag sa anumang Chinese proposal kaugnay ng Ayungin Shoal. Bago nito ay pinalutang ng China ang umano'y napagkasunduang new model para sa mga resupply mission sa pamamagitan ng diplomatic channel at AFP Westcom na umano'y inaprubahan sa chain command kasama ang Defense Secretary at National Security Advisor. Sinisikap naming hingan ng pahayag ang commander ng Westcom na si Vice Admiral Alberto Carlos. Pero ang unang sabi ng Armed Forces spokesman, nakalivraw ito at di sinabi kung kailan ang balik. Pero bandang hapon lumabas na nagkaroon ng Assumption of Command Ceremony sa Palawan at umupo na si Rear Admiral Alfonso Torres Jr. bilang Acting Westcom Commander. Hindi masabi ng AFP kung babalik si Carlos at kung siya pa rin ang commander ng Westcom pagbalik. Nauna nang itinanggi ng Defense Department at National Security Council ang umano'y new model kaugnay ng ayungin. Sabi naman ng Philippine Coast Guard, nililito lang nila ang sambayan ng Pilipino. They're actually justifying ang kanilang mga maling gawain dito, mga illegal activities nila, and of course their aggression in the West Philippine Sea. Huwag tayong maniwala sa mga ganitong pahayag ng embahada ng China. Sinisiri ng Philippine Coast Guard ang China sa pagkasira ng yamang dagat sa Pag-asa Case 1, 2, and 3. Sila ang may pinakamalapit dito bukod sa Pilipinas. It's very easy for them to have access in these areas. Kung nandun ang ating mga marine scientists, nagpalipad pa sila ng PLA Navy helicopter. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.